Yung DSWD, bulok na ayon sa ng ating gobyerno yan. Bulok na bulok yan. Yung mga, yung pondo nila dyan, eh, alam ko hindi na-account eh. Hindi na-account. Bukod pa dyan, karamihan ang kanila palang mga manggagawa dyan ay mga mayayaman. May mga komisyon pala yan. Kasi pagkahalimbawa eh, may tinulungan silang tao, siyempre ang DSWD, bibigyan ng pera yung mahirap, no? Bibigyan ng pera yung mahirap. Pagkatapos, ito naman si mahirap, dahil lumapit sa gobyerno, bibigyan ng DSWD. Yung kanilang mismong mga tauhan ay nangungumisyon. Kaya nga, meron tayong kilala eh. Dati naman, walang-wala. Ngayon eh, laki-laki na ng bahay eh. Oh, no! Taga DSWD, ganyan palang korupsyon dyan sa DSWD, ano? Bukod pa dun sa pagka, siyempre, pag-head ka. Diba nung panahon ni Dinky Suliman eh, nagkanda bulok lang yung mga donations sa iba't ibang bansa. Dahil sa bagyong si Undoy, dun sa Undoy ba yun? Yung sa Bohol. Bohol ba yun? Yung grabing binaha na yung barko eh. Akalain mo yung barko eh, tinangay doon sa Kapatagan. Tapos yung panahon na yan, dami pala mga donation. Binulok lang ni Dinky Suliman ang DSWD. Oh no! Oh, Jesus. Kaya nga, eh ganyan no, Bibian Gadula ma'am, yung sitwasyon sa DSWD. Hintayin nyo lang, malay nyo baka may matanggap pa. Oh, yun. Tungkol dyan sa SAP na sinasabi mo. Yolanda, yung Yolanda pala, o yung Yolanda nga, no? Yolanda dyan sa Ormoc, no? Sa Ormoc, grabe, binaha ng gusto yan. Ang daming donasyon sa buong, galing sa buong mundo, sa iba't ibang bansa. Pati pera, dolyar, etc. mga gamit. Binulok lang ni Dinky Suliman, ha? Yung mga donation na yan. Kaya nga, masabi natin, ang DSWD ay talagang kurakot yan at nabulok ang sistema. Oh, no! Oh, yun, ang sinasabi natin. Bulok ang kanilang sistema. Kaya nga, yung pagbibigay sa mga SAP, sa totoo lamang, ha? Ang pagbibigay nila sa SAP, aid, eh, maraming perang gobyerno. Pero ang problema, sila-sila na rin ang namimili ng mga bibigyan nila at nagtatanong nga sa barangay, pero sila din naman ang nasusunod. Ang mabigat nito, pagka nagkamali sila ng pangalan ng benepisyaryo o yung bibigyan ng tulong ng gobyerno, yung SAP aid, pag mali ang pangalan ng tao, hindi nila ibibigay. Ay, saan mapupunta yun? Ay, kayo nagkamali. Kayo nagkamali ng paglagay ng pangalan. Eh, dapat, eh, gawan nyo ng paraan kung paano nyo maibigay sa tao yung SAP aid na yan. Oh, no! Eh, talagang maraming mga loko-loko dyan sa DSWD, sa totoo lamang eh. Kaya kinukwento natin, corrupt yan eh. Maraming mga empleyado dyan na walang-wala naman na simpleng empleyado lamang, pero ang bahay, third floor, ang lalaki. O, magkano naman sweldo ng simpleng empleyado? Ha? 20 mil? May 5 mil? O, kaya ba magpagawa ng third floor ng malaking bahay yan? Mahirapan yan, tapos may sasakyan pa. Ay, kung magsweldo ka ng 25 mil, ha? Diyan ba awasin yung pamasahe mo eh? Hindi ka naman pwede magkotse kasi nga, empleyado ka lang eh. O, ay, diyan ang kukunin pamasahe mo, pagkain mo. Tapos yung kung may inuhulugan ka na, bayarin sa bahay, tubig, ilaw. Wala, hindi ka makakabili ng kotse. Hindi ka makakahulog ng kotse kung ang sweldo mo ay 25 mil. Pero bakit may mga empleyado sa DSWD, ha? Na may mga, may kotse. Tapos third floor ang bahay, sus maresep. Oh, no! Ayan nga, bulok ang sistema nyo dyan sa DSWD. Magbibigay na lang kayo, ha? Magbibigay na lang kayo ng tulong sa gobyerno, sa mahirap nating mga kababayan. Pero pinahihirapan nyo pa. Eh, kayo ang naglista, ha, ng mga pangalan ng mga mamamayan natin, mga kababayan nating mahirap. Kayo ang naglista. Pero kapag ikiklaim na ng tao na mali ng spelling, hindi nyo ibibigay. Ay, saan mapupunta yan? Ay, allocated na yan. Bilang nga ng gobyerno yan. Kasama na sila sa bibigyan ng tulong. Ay, bakit ayaw nyong ibigay? Kawawa naman yung mahirap. Pumila yan na napakaraming haba ng pila. Tapos, pagdating doon sa... Excuse me. Pagdating doon sa pila, ha, 3 oras pumila yan. Pagdating doon na siya na
ang tatawagin, sasabihin nyo, hindi nyo makukuha kasi mali spelling ng pangalan nyo. Eh, tapos marami o tayo maganyang reklamo na natanggap. Hindi nyo binibigay. Kawawa yung tao. Pinabalik-balik nyo. Pero yan, allocated sa kanila yan. Mga walang hiya talaga kayo dyan sa DSWD. Ha? Kay Secretary Bautista, sir, dapat ipatinuin mo yung mga tauhan mo dyan sa DSWD. Dapat sa mga tiwaling tauhan ng DSWD talagang nilalatigo. Kasi kung hindi kayo makurap dyan, ha, simpleng empleyado lamang eh. May mga kotse, may malalaki mga bahay. Kaya talagang matinding katiwalian dyan, mga magnanakaw. Iba yung mga tauhan dyan. Ayun, eh, totoo yung ating sinasabi kasi napakaraming mga reklamo tayong natatanggap eh. Ha? Allocated sa mahirap na tao yan. Para sa kanila yan. Pero pagka nagmalila ng spelling, hindi nyo bibigay. Isa mapupunta yan sa bursa nyo. At kaya nyo naman gawa ng paraan yan eh. Ganyan kayo ka walang hiya dyan. Sa DSWD, mga kaibigan, ganun talaga. Kaya, no. Nakakatawa kayo dyan. Habi naman ni Anthony Calio, ang mga donations, sir, na galing sa ibang bansa ay itinatago nila at pinapakitan o pinapalitan, sir, ng halos. Pinapalitan ng halos hindi makain ng aso. At yung mga bigas, sir, na galing din sa ibang bansa ay pinapalitan ng NNP rice, dami ng bukbok. Yan mga katarantaduan yung mga yan ha. O yan, DSWD kay Secretary Romeo Bautista, sir, ating retired Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, no? O hey, ayusin nyo po yung inyong panunungkulan dyan, yung inyong ahensya, talagang nirereklamo at bulok daw talaga yan. Pero hindi lang naman yan sa panahon nyo, marami pang mga nagdaan na mga ahensya ng or rather nagdaan na mga pinuno diyan sa DSWD. Yan ang kalakaran diyan, mga nakawan, mga sindikato diyan sa DSWD. Ayan oh. Oh, DSWD, napakarami yung natatanggap na mga donation na gamot galing sa ibang bansa. Oh, bakit bago ma-expert, bakit hindi niyo i-dispose? Ha? Ibigay niyo sa taong bayan, talagang kuminsan hindi natin maintindihan ng DSWD, ano? Talagang bakit kailangan hintayin nyo pang ma-expired bago nyong i-release? Dapat mayroong kayong tauhan dyan na tumitingin sa mga stock ninyong gamot o mga donation na may nakalagay naman dyan kung ma-expired na. I-release nyo na agad, pamigay nyo na agad bago iyan mabulok, bago iyan ma-expired. Oh no! Ay, karamihan sa inyo dyan, talagang ang dami ng reklamo sa inyo dyan sa DSWD. Makawatan kayo dyan. Oh. Oh no! Okay, Secretary Bautista, sir, ha? Malaki yung paggalang namin sa inyo. Sana yung mga nakatagong mga donation dyan, ipamigay na sa mga mahirap nating mga kababayan. At yung SAP aid na bigay ng ating gobyerno, dapat yung hindi pa nabigyan, ibigay na po ninyo. Dahil yan naman, naka-allocate naman talaga sa kanila. O yan, dami nagre-reklamo sa inyo, DSWD. Oh, ano magagawa natin dito? Ayun na sinasabi ko dito na hindi na-account ang budget ng DSWD, no? Binigyan sila ng pera ng Pangulong Duterte. Actually, ang nilabas na pera, kung di tayo nagkakamali, 270 billion pesos. Pero parang ang ginastos lamang yata ay parang 80 billion pesos, no? At ang mabigat nito, pinagtiwala na ni Pangulong Duterte ay parang hindi na-account ng maayos eh. Ah, kaya marami talagang pwedeng lumipad na pera, no? Para mapunta kung saan-saan mga bulsa yan. Kaya nga talagang pag maupo ka diyan sa DSWD, ang yaman-yaman mo grabe. Ultimong empleyado, ha? Ah? Empleyadong pangkaraniwan, ha? May kotse, malaki ang bahay. Oh. Yan ay ebidensya na talagang may katiwalian sa DSWD. Ayun, ang ating punto de vista rito, mayroon pa, may ilang barangay na may nakakatanggap pa, mangilan-gilan. Pero sabi nga natin, kung konting diferensya, kung mali lang naman yan sa spelling ng pangalan, ibigay na ninyo kasi yan naman ang listahan na yan. Yan naman ay galing naman talaga sa barangay. Kaya lang nga, minsan ang mga barangay official na naakusahan
na sila'y nagsasagawa ng palakasan, pero hindi naman lahat. Mayroon din talagang DSWD, sila din naman talaga nasusunod kung sinong bibigyan nila at kung saan lugar sila magbibigay, no? Eh, dati sa covered court, pila-pila, ganyan-ganyan. Mabuti na lang nitong huli sa MoneyGram na nila pinakukuha, eh, no? Yung mga kababayan natin, ano? Sa Cebuana, Palawan, Western Union, yung nga lang pila-pila rin talaga. Pero ganun din sa mga barangay, ano? Sa mga barangay hall, pila-pila din ang mga tao para sa pagkuha ng SAP. Eh, hindi rin na talagang, hindi rin talaga mapigilan, hindi rin talaga makorek ang kautusan na health protocol at social distancing, dahil nga siyempre makababayan natin ang kukumahog yan na pumila para makuha yung pera nila na tulong mula sa gobyerno o yung SAP na yan, mga kaibigan. O yun. At yung mga stock na mga donation na bubulok lamang, no, gatindi. Sus, marasip.